Magandang gabi mga ginoon at tagapakinig at mga kapatid, mga kaibigan. Nandito na po tayo sa ating pangaral sa lasosyo ng gabi. At ating pong ipagpapatuloy ang ating pangaral sa kalat po ng Apokalipsis. Sisikapin natin matapos po ang kalawang kapitulo. Simula po ng apat ang simula lang po yung sulat sa mga pero yung iglesia, dito po ay yung apat na iglesia, sa Epeso, sa Smyrna, sa Pergamos, at saka po sa Thyatira, o Thyatira, sa Tagalog. Dito po sa ating, sa pangkalahatang sitwasyon ng mga syudad na ito, sa noong sinusulat po ang natang Apokalipsis, meron po limang pangunahing pangkalahatang sitwasyon sa mga nabanggit na limang lungsod sa Asia at marahil po sa buong Asia. Number one, ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan o paganismo ay pangkalahatan, so widespread. Ibig sabihin, ang mga pangunahing relihiyon na mga syudad na ito ay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at particularly sa pagsamba sa emperor o emperor worship. Sabi ng pagsamba po sa emperor sa Rome ay nasa nagsimula pa lang unti-unti ng una at nakarating po sa sukdulan. At ang pag-uusig ng mga Hudyo o Jewish harassment, halimbawa po sa Smyrna, sa ikalawang kapitulo, ikasyon ng versikulo, I know your works, tribulation, and poverty, but you are rich. And I know the blasphemy of those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. So ito po ay pangaharas o pag-uusig ng mga Hudyo. Ikatlo pong pangunahing karakter ng mga syudad ay ang tukso ng pag-ibig sa material o materialismo at kawalan ng kayusan o lawlessness. Ito po ay makikita natin sa aral ng matinatag ni Colitans, ni Balaam at Jezebel. At naman sa mga aral pong ito ay magdudulot po ng compromise. It will lead to compromise. At kawalan po lang si Gasig, loss of zeal and love. O meron silang kapaguran sa spiritual. Halimbawa po ang iglesia po sa Epeso, nevertheless, I have this against you that you have left your first love. O kaya po sa Sardis, sa chapter 3 verse 1, sinasabi, bagamat ikaw ay buhay, pero ikaw ay patay. Ganyan. So, buhay pero patay. At ang panglima, lukewarmness. Sabihin, ito yung hindi mainit, hindi malamig. Indifference, o kawalan ng malasakit at kawalan ng desisyon o indecision sa parte po ng mga kapatid sa mga syudad na yan. So ito po itong pangkalahatang background ng mga syudad sa Asia sa panahon po na naisulat ang mga sulat sa mga pitong iglesia po sa Asia. Ang una po makikita natin na bilanggit na syudad ay ang syudad ng Epeso, the city of Ephesus. Ang syudad po ng Ephesus, yung pong chief commercial city ng probinsya ng Asia. Hindi po siya ang capital, hindi po siya yung political capital, pero siya po yung commercial city. Ang ibig sabihin, ito yung pangunahing syudad, sentro ng komersyo, trade sa Asia. Dito po ang isang bagay na pangunahin sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay ang malaking templo ni Diana o Artemis. The Temple of Diana or Artemis. Sa katunayan, yung pong templo ni Diana doon, napakalaki, napakaganda, napakamahal. So yung pong sentro ng pagsamba ni ng Diyos-Diyosan na tinatawag na Diana. Ito pong iglesia po sa Epeso, ito po ay sinimulan sa pamamagitan ni Apostle Paul. Malala po natin dito sa
Acts chapter 19. Siya po ay nakatagpo ng 12 alagad. Pero sila ang alam lang po nilang bautismo ay bautismo ni Juan. Dito po sa Gawa chapter 19:1-7, ito po yung simula na iglesia sa Ephesus o Epeso. Pagkatapos ay kinuha ni Pilatos, dito mali po, 19 lang Acts yung binabasa ko. Acts ay jump dyan pala, Acts 19. Nalingaw po tayo mga kapatid. Kaya pala, bakit andun si Pilato? Dito po sa Acts chapter 19. Samantalang si Apollos ay nasa Corinto, si Pablo ay dumaan sa mga dakong loob ng lupain at nakarating sa Epeso. Doon ay nakatagpo siya ng ilang mga alagad. At sinabi niya sa kanila, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y nanampalataya? Sinabi nila, hindi. Hindi man namin narinig na may Espiritu Santo. Kaya sinabi niya kung kayo sa ano kayo binautismuhan. Sinabi nila sa bautismo ni Juan. Sinabi ni Pablo, nagbautismo si Juan sa ng bautismo ng pagsisisi na sinasabi sa mga tao na sila'y manampalataya sa darating na kasunod niya sa mga tunay kay Jesus. Nang kanilang marinig ito, sila'y binautismo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Nang may patong ni Pablo sa kanila ang kanyang mga kamay, bumaba sa kanilang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng mga wika at nagpropesiya. Silang lahat ay may 12 lalaki. Ito po ang simula ng iglesia sa Epeso. Ito po isa pamamagitan ng pangangaral ni Apostle Paul. Si Apostle Paul po, siyempre, tinuturo niya ang tunay na Diyos. Siya po ay nagdulot ng kaguluhan sa Epeso dahil po ang sabi nga po natin kanina, ang pangunahing Diyos-Diyos nandun ay si Diana at napakalaki ng kanyang templo at marami ang dooy kumikita dahil sa pagsamba ni Diana. Pero sa pangalan po ni Apostle Paul, siyempre, ipinapangaral niya ang tunay na Diyos at ang Ebanghelyo. So nagkaroon po ng kaguluhan doon po sa lugar ng Epeso dahil kay Apostle Paul. Nang panahong yon ay nagkaroon ng malaking gulo tungkol sa daan. Daan, yung tunay na daan ng Ebanghelyo. Sapagkat may isang tao ng pangalan ay Demetrio, isang panday pilak na gumagawa ng mga damba ng pilak ni Artemis, ay nagbibigay ng hindi maliit na pinagkakitaan sa mga panday. So, ibig sabihin, commercial po, di ba? May commercial value yung templo sa ni Diana. At ang mga ito'y kanyang tinipon, pati ang mga manggagawa na mga gayong hanap buhay. At sinabi, mga Ginoo, alam ninyo na mula sa gawang ito'y mayroon tayong pakinabang. Inyo rin nakita at narinig hindi lamang sa Epeso, kundi halos sa buong Asya, na ang pablong ito'y nakakaakit at naglayo ng napakaraming tao na sinasabing hindi mga Diyos ang ginagawang mga kamay. At may panganib na hindi lamang mawala ng dangal ng hanap buhay natin ito, kundi ang templo ng dakilang Diyos ang si Artemis o si Diana ay mawawalan din ng halaga at sila'y maaari pang matanggal sa kanyang katakilangan. Siya na sinasabi sa ng buong Asya at ng buong sanglibutan. Nang marinig nila ito, napuno sila ng galit at nagsigawan, dakila si Artemis at ng mga Epeso. In other words, nagkaroon po ng kaguluhan at dinala si Pablo sa gitna ng kapulungan. Pero sabi po ng proconsul, wala siya nakikitang problema doon sa ano, kung meron mang problema, ito ay ayaw siya sa isang kapulungan. So ibig sabihin, dahil po sa pangaral ni Pablo sa Epeso ay nagkaroon ng kaguluhan dahil nga po ang pangunahing templo po doon ay si Diana at siyempre kumikita ang mga tao dahil sa kay Diana. Si Apostle Paul ay tumira po ng 3 taon sa Epeso sa kanyang pangangaral. Ito po makikita rin sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 20, verse 31, nang kausap niya po yung mga elders sa Ephesus, na sabi niya, hindi ako naglikat sa loob ng 3 araw kanya, ay 3 taon sa gitna ng pangluha kanya, na ipaalala sa inyo mga bagay na ito. So, say 3 taon na nirahan at nangaral po sa Epeso. Siya po, ang Epeso po ay naitatag noong 54 or 55 AD. Yung pong timeline na dumating si Pablo roon at naitatag po ang iglesia sa Ephesus. At
noong 60 AD, si Pablo po ay nabilanggo sa Roma, ay sinulat po niya kanyang sulat sa mga taga-Epeso. Yung po mga taga-Epeso, sila po yung mga Gentiles, mga Gentil, ng pangangaral po ni Apostle Paul. Sila yung naging mga Kristiyano. Sila yung mga Gentil na dati hindi kabilang sa kabangyaman ng Israel, walang Diyos sa kalibutan at walang Kristo, at sila yung malayo. Pero sila yung nailapit sa Panginoon dahil sa pangangaral po ni Apostle Paul. Dito po sa panahon na isinulat ni Pablo kanyang sulat sa mga taga-Epeso, itinatanig ni Pablo kailang pananampalataya. So ito po isang pong buhay na iglesia, at ito po ay matatag at masigasig sa pangaral at pagtuturo ng Ebanghelyo. Tingnan po yun sa Epeso, unang kapitulo, dito po sa 15-16 na talata. Hindi ako tumitigil ng pagpapasalamat para sa inyo na binabanggit kayo ng aking mga panalangin. Binabanggit kayo sa aking mga panalangin upang ang Diyos ng ating Panginoon Jesucristo, ang Ama ng kalangitan, ay magkaloob sa inyo ng Espiritu ng karunungan at ng pahayag ng isang ganap na pagdadakila sa kanya, yamang naliwanagan ng mga mata ng inyong puso upang malaman niyo kung ano ang pag-asa ng kanyang pagtawag, kung ano ang kayamanan ng kalangitan ng kanyang pamana sa mga banal. Sabi-sabihin, ito po ay isang iglesyang matatag at masigasig. At dahil po si Apostle Paul ang nagsimula sa gawain sa Epeso at siya'y tumira ng 3 taon, sila po'y may malapit na relasyon kay Apostle Paul. Hindi dito nga po sa 6 na kapitulo, Ephesians chapter 6, dito po natin makikita na yung early date na ito'y nalaisulat daw yung sulat ng aklat sa Apocalypse sa 6 before the temple destruction temple sa Jerusalem ay hindi maaaring totoo sapagkat nung sumulat po ni Pablo, sumulat sa mga taga-Epeso, ito ay isang iglesia na walang sinyalis ng problema sa loob ng iglesia. Hindi katulad po ng Corinto, ang buong sulat ni Corinto ay sa ni Pablo sa mga taga-Corinto ay punong-puno lang masuliranin. Pero sa Epeso, walang binabagit na suliran, kundi isang malusog at matibay at malagong iglesia. Dito po sa Ephesians chapter 6, verses 21, hanggang matapos, at upang maalaman din niyo ang mga bagay tungkol sa akin at aking kalagayan si Tikiko, ang siya magsasalay sa isa inyo ng lahat ng mga bagay, siya na aking minamahal na kapatid at tapat na lingkod sa Panginoon. Isinusugo ko sa inyo para sa bagay na ito upang malaman ninyo mga bagay tungkol sa amin at upang kanyang pasiglahin ang inyong mga puso sapagkat ang mga kapatid sa Epeso ay nag-aalala tungkol kay Apostle Paul. Kapayapaan nawa sa mga kapatid at ang pag-ibig na may pananampalataya mula sa Diyos Ama at sa Panginoon Jesucristo, ang biyaya nawa ay sumakin lang lahat na mayroong pag-ibig na hindi kumukupa sa ating Panginoong Jesucristo. So ito po isang iglesyang matatag sa panahon po ni Apostle Paul at ng sulatan pa ni Apostle Paul. Dito po sa unang talata ng Revelation chapter 2, to the angel of the church of Ephesus or to the messenger. Yung po salitang angel, angelos, sa salitang Grego, ang ibig sabihin ay messenger. Maaaring itong salin na messenger. This thing says he who holds the 7 stars, na tunguyan po natin kahapon, yung 7 stars ay yung mga messengers sa loob ng mga iglesia. It is right hand who walks in the midst of the 7 golden lampstand. Yung golden lampstand ay mga iglesia. So siya po ay lumalakad sa gitna ng mga iglesia kanya. So nalalaman niyang lahat ng mga bagay na nangyayari sa mga iglesia at ang mga iglesia nito ay sumusunod sa kanyang kalooban. Dito po natin nakikita ang karakter ng iglesia sa Epeso. Sila po ay kung pinag-uusapan ay aral, siya they are doctrinalism. Matatag sila sa aral, sabihin. Ang sabi ng Panginoon, I know your works. Yung po salitang know, hindi lang po yung merong nalalaman. Ito po galing sa Grego salita, nang ibig sabihin,
fullness of knowledge or know perfectly. So alam ng Diyos ang tungkol sa lahat ng mga bagay tungkol sa Epeso. So ibig sabihin, wala silang maitatago sa Panginoon. Alam niya ang lahat na nangyayari sa Epeso. Sabi po ng Panginoon, ito po isang commendation. Sabi, pinupuri ng Panginoon ang iglesia sa Epeso. Sabi niya, I know your works, your labor, sabihin, ang iyong gawain, ang iyong pagpapagal, your patience, ang iyong pagtitiis, that you cannot bear those who are evil. Sabihin, hindi matitiis ng mga taga-Epeso, mga tama sa sama kanya. And you have tested those who say they are apostles and are not. Sabihin, hindi basa-basa tinatanggap ng mga Epeso ang mga nagpapakilala mga bulang apostol. Tandaan po natin, sa pangalang Korinto, nang sumulat si Pablo sa mga taga-Korinto, sinasabi niya na may mga bulaang apostol na nagpapanggap ng mga apostol, pero sa katotohanan na hindi sila tunay na mga apostol. Sa 2 Corinthians chapter 11, dito po basahin natin, magsimula tayo sa verse 12 hanggang verse 15. But what I do, I will also continue to do, that I may cut off the opportunity from those who desire an opportunity to be regarded just as we are in the things of which they boast. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into apostles of Christ. And no wonder, for Satan himself transforms himself into an angel of light. Therefore it is no great thing if his ministers also transform themselves into ministers of righteousness, whose end will be according to their works. So mayroon mga bulang apostol. At sa Epeso, may mga pupuntang mga bulang apostol. At sila'y sinusubukan ng mga taga-Epeso at hindi sila tinatanggap. Sapagkat sila'y sinusubukan. They are tested. Kasi hindi basta-basta sila'y nagpakilala ng mga apostol, ay tinatanggap silang apostol ng mga taga-Epeso. Sinusubukan nila kung sila'y mga apostol. Sapagkat ang mga apostol ay may tanda. Mayroong tanda ng pagka-apostol. Sa pangalang Korinto, dito po yung ikalabindalawang kapitulo, tandaan po natin sa talatang ito, si Apostol Pablo, pinagtatanggol niya ang kanyang pagiging apostol sapagkat hindi siya tinatanggap. O mayroong mga bulang apostol na nagsasabi, siya hindi apostol. Dito po sa pangalang Korinto, ikalabindalawang kapitulo, sa ikalabindalawang talata, truly the signs of an apostle were accomplished among you with all perseverance in signs and wonders and mighty deeds. So ito yung pinakilala ni Pablo, siya is tunay na apostol sa pamagitan ng mga tanda. At ganyan din po si Apostle John, sabi niya, huwag mong tanggapin ang bawat espiritu but test the spirits, whether they are of God. Dito sa 1 John chapter 4, verse 1. Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits whether they are of God, because many false prophets have gone out into the world. So may mga bulang apostol at mga nagtuturo ng maling aral. Kung sila'y bulang apostol, natural lamang na sila'y nagtuturo ng mali. At sila'y sinubukan ng mga taga-Epeso at napagalamang ito yung mga sinungaling. So hindi nila tananggap. Ito natin makikita as far as doctrine is concerned, matatag ang mga taga-Epeso. At sila'y pinupuri ng Diyos. And they have persevered, sila'y nagtiis, and have patience, and have labored for my namesake, and have not become weary. So sila'y nagpatuloy sa pagpapagal at pagtataguyod ng ibanghelyo ng ating Panginoon, at hindi sila napagod kanya, not become weary. So kung titingnan natin ang mga unang sinasabi ng Panginoon, parang walang problema ang Epeso. They are doctrinally sound. Sila nagpapatuloy at nagtitiis. They persevere sa gawain ng ibang pangaral o paggawain ng Ebanghelyo. They are active as far as that is concerned. Kaya lang ang problema, meron silang problema. Number 4, verse 4. Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love.
Tingnan po niyo, ito ay isang particular na pagmamahal, first love, ganyan. Dahil hindi naman lubos ang sila na wala ng pagmamahal sa Diyos. Tandaan natin, they are doctrinally sound. Yun ay tanda ng kailang pagmamahal sa Diyos. Ipinagtatanggol nilang katotohanan, hindi nila tinatanggap yung mga bulang tagapagturo at bulang mga apostol. So meron pa rin silang pagmamahal sa akin. Pero naiwan nila kanya ang una nilang pag-ibig. Tignan po natin, kaya nga po yung late date ay mas may timbang kaysa sa early date. Kung ito po ay late date, 98 AD, at ang iglesia po sa Ephesus ay nagsimula lang 54-55 AD. So ilang dekada na yon. So mamaylos po natin, 98 minus 55, may 44 years na yon. So apat na dekada na silang kongregasyon. So sila ay matagal ng kongregasyon ng Panginoon. Yung mga sinulatan ni Pablo noong AD 60, patay na sila lahat. So ito yung marahil ang second and third generation ng mga Kristiyano. Ang makikita natin, ito po yung kritikal sa buhay ng isang kongregasyon. Katulad po na namin, kami po yung na-convert mula sa kamalian. So kami po ay masigasig laban sa mga kamalian na yun. Pero yung mga anak namin na naging Kristiyano rin, hindi nila naranasan yun. So yung zealousness tsaka yung sigasig, hindi pareho sa amin. So yung multiply mo yun twice, 40 AD, parang makikita natin na wala sila ng yung kanilang devotion sa Diyos ay kulang ng apoy. Loss of fiery devotion. Sabihin, parang wala na yung sigasig. Yung motivation behind. Kumbaga, yung ginagawa nila yung tama, totoo yun, pero parang wala na yung katulad nung nauna, yung sinulatan ni Pablo, na talagang andun yung fire, yung init ng kanilang pananampalataya. Itong mga tao, sumasampalataya sila, pero wala yung init na yon. Hindi natin malalaman, hindi rin natin malalaman sa talata kung ano yung first love. Maraming sinasabi tungkol doon. So hindi na tayo dapat magsabi kung ano yon dahil di sinabi sa atin. Pero marahil ito yung apoy ng kanilang sigasing sa Panginoon. The fiery devotion dahil 40 years na silang kongregasyon ng Panginoon. Yun lamang po ang nasabi ng Panginoon. Pero dito po sa ikalima, remember therefore from where you have fallen. Remember, alalahanin mo kung saan kayo natapa kanya. Sabihin, once upon a time, hindi kayong ganyan. Nawala-wala kayo ng maapoy na sigasig sa gawain sa Panginoon. Pero tignan nyo kung saan nanggaling yung pagbaba, pwede nyo ibalik kanya. So hindi ito yung totally lost na iglesia. Pwede lang ibalik yung naunang maapoy na sigasig sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, remember, therefore, from where you have fallen, repent and do the first works, or else I will come to you quickly and remove your lampstand. Yung lampstand po ang naglalarawan sa kongregasyon. So kung naalisin ng Panginoon yung lampstand, ang ibig sabihin, hindi na sila kikilalanin ng Panginoon. Dahil kung hindi sila magbabago doon sa kanilang pagkakamali, ay wala nang liwanag na nanggagaling sa kongregasyon na yun. From which place, unless you repent. So, ang pagsisisi nila, ibalik nila yung dati nilang pag-ibig sa Diyos. You say, this is not totally lost. Pwede silang maibalik nila yung first love na sinasabi ng Panginoon. So, yun lang po isang bagay na laban ng Diyos sa mga taga-Epeso. Sa verse 6, but this you have, that you hate the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. Alam po nyo, ito ay wala rin tayong kaalaman kung sino yung mga Nicolaitans. Pero sabi niya, hindi yung Nicolaitans sa kinapopuotan nila, but the deeds of the Nicolaitans. Niya. Kung ano po yung Nicolaitans, hindi natin alam. Sabi ni Omer Handy, probably a sect of the Gnostics, but little is known. Wala tayong alam sa kanila. Sabi niya, you hate the deeds of the Nicolaitans. So dito parang may distinction dun sa tao at saka yung ginagawa niya.
Ang kinapupuotan ng mga Epeso, hindi mga tao, kundi ginagawa nila. Katulad rin po ng Diyos. Kinapupuotan niya yung ginagawa ng mga makasalanan, pero minamahal niya yung mga makasalanan. Sabing, kung wala siyang pagmamahal sa mga makasalanan, ay wala siyang gagawing kaparaanan para maligtas tayo. Sa Romans chapter 5, itong nung iligtas, nung umatay ang Panginoon sa krus, sabi niya, kayo'y mga kaaway, sabi niya sa mga taga-Roma ni Apostle Paul. Nung tayo mahihina pa, sabi ni Apostle Paul. Dito po sa Romans chapter 5, verse 1, God demonstrates His own love toward us, in that while we were still sinners, Christ died for us. Hindi niya gusto yung ating ginagawa, pero hindi naman kinapuputan ng Diyos ang tao, dahil gusto niyang iligtas, mga kapatid. So, yun ang iglesia sa Ephesus. Wow. Sa pangkalahatan, ito hindi pa talagang hopeless na church. Yun lamang sinasabing first love, kung ano man po yun, dahil hindi tayo tiyak kung ano yun, kahit sabihin natin fiery devotion, pero hindi talaga sinabi kung ano yung first love, ibabalik yun nila, sila yung tatanggapin ng Panginoon. Dito po sumunod na talata, He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Ito yung palaging binabanggit ng Panginoon, di ba? Kung makinig ang may pakinig, kahit doon sa Ebanghelyo, palaging nababanggit ang may pakinig ay makinig kayo. Kasi bibuksan natin ang ating unawa. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Huwag isara ang ating unawa sa mga bagay na tinuturo ng Espiritu kanya na siyang naglalahad ng lahat ng mga lambong katotohanan. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the church. To him who overcomes, ito po yung magtatagumpay. Pag ikay nag-overcome, ikay may nilabanan. Ganyan. To him who overcomes, will give. To him who overcomes, I will give to it. I will give to it from the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Ito merong paalaala sa Garden of Eden, di ba? Na ang halaman ng buhay nasa gitna ng halamanan. Sinasabi ng Panginoon ay magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan kung sila'y magtatagumpay, sabi niya. Maibalik nila yung kailang unang pag-ibig. You saw yung iglesia sa Epeso. Mapasin natin, reflecting, maraming mga iglesia ngayon, ganoon din sila, they are doctrinally sound. Pero meron silang kakulangan, marahil doon sa tinatawag na first love, kung yun po yung fiery devotion, parang tagal lang kayo ng pagiging kongregasyon. Sa verse 8, and to the angel in Smyrna, so ito po yung pangalawang iglesia na binanggit po sa aklat ng Apokalipsis mula po sa ikawalong talata hanggang sa ikalabing isang talata. Ang Smyrna po, tingnan po natin yan, ang unang dadatnan ng sulat na ito kaya ang Epeso, pagkatapos Smyrna, pagkatapos Pergamos, Thyatira. So yun po yung nasa order. Ang Pergamos po ay 30 milya, kung ilalagay natin sa 48 kilometers north of Smyrna. So, ito po yung nasa hilaga ng Epeso. Ang pangalan po niya ay galing po sa isang uri ng pinagsusulatan o parchment. Na ito po isang writing material, pinagsusulatan. Yung pong papel, lalapang papel, no? Ang ginagamit nila, yung sa isang halaman sa Egypt, yung papyrus, sabi ng mga Amerikano, papyrus. Tapos ito po naman ay nung naubusan sila ng supply ng papyrus sa Egypt, ginawa po nila isang galing sa mga balat ng mga hayop na gumawa sila ng isang sulatan, yung parchment. Noon po galing sa itang Pergamos. Noon po, sabi nga po ka natin kanina, ang karakter ng mga syudad sa Asia ay si pagsamba sa Diyos Diyosa. Hindi po ito exception, itong iglesia sa Pergamos o yung lugar, syudad ng Pergamos. Noong 29 BC ay nagkaroon po ng templo ang Roma. Yung Roma po ay Roman goddess. Ito ay babaeng Diyosa ng Roma at si Augustus Caesar. Ito po yung pangalawang Caesar nang patayin po si Julius Caesar ang pumalit yung kanyang pamangkin. Ang pangalan ay Augustus Caesar.
San Julius, doon ang galing ang July. Ang pangalan po ng buwan ng July. Si Augustus ay August, ang sumunod na buwan sa July. So ito po ay may mga temple ng Diyos Diyosan. Binabanggit po rito, sa verse 8, sabi niya, "And to the angel of the church in Smyrna, right? This thing says the first and the last." Ito ay ang ating Panginoon. Bakit sabi niya, "Who was dead and came to life." So hindi itong Ama, hindi ng Espiritu Santo. Sapagkat ang Ama, hindi naman siya namatay at nabuhay na maguli. So ito yung ating Panginoon. Ito po ay isang malinaw na versikulo na nagpapakilala ng ating Panginoon na Diyos. Sapagkat ginagamit niya siya ng "I am the first and I am the last." Na ito ay taguri na ginagamit ng Diyos sa kanyang sarili. "I know your works, tribulation." So yung meron alam ng Diyos. "Oida." "No, perfectly." Alam ng Diyos ang kanilang gawain. Sabihin sila yung tapat na gumagawa sa Panginoon. "Tribulation." So ito, nalalaman din nila mga paghihirap na dinadanas. "And poverty." Sila yung dukha. So ito po isang ordo ng Smyrna ay hindi natin masasabi isang dukhang sudad. Pero yung mga Kristiyano doon po yung mga dukha. Sila yung mga mahirap in terms of material na bagay. Pero meron pong isang open and close parenthesis, "But you are rich." So sila mayaman. Sila yung mayaman sa spiritual. Sila yung mayaman sa spiritual dahil sa kanilang gawa sa Panginoon. So ito po isang bagay na ito ang Kristiyanong ito ay mga dukha. Pero sila mayaman sa spiritual na magawa. So ibig sabihin, hindi po sasabing excuse or alibi na kung tayo po ay mahirap, ay ibig sabihin, wala tayong magagawa para sa Diyos. Tingnan po sa 2 Corinthians chapter 8. Meron tayong naalala na mga kapatira na sila'y mahirap, pero sila'y nakagawa at tumulong sa kapwa nila mahirap. Sa 2 Corinthians chapter 8, verse 1 at mga sumusunod, "Moreover, brethren, we make known to you the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, that in a great trial of affliction, katulad ng mga taga Pergamos, the abundance of their joy and their deep poverty," hindi lang po sila mahirap, talagang sila ay lubos ang mahirap, "deep poverty, abounded in the riches of their liberality. For I bear witness that according to their ability," yes, "and beyond their ability, they were freely willing." Kahit sila po ay mahirap, sila ay gustong tumulong sa mga kapatid na dukha sa Jerusalem. So ganito rin po makikita natin dito po sa iglesia sa Pergamos. Sila ay mahirap sa material na mga bagay. Pero sabi ng Panginoon, kayo'y mayaman. Saan? Sa material, sa spiritual na gawa. Sila'y mayaman, sabi ng Panginoon. "And I know the blasphemy." Ang ibig po sabihin ng blasphemy, ito'y paninira laban sa tao. So, lamang po sa Diyos ang ibig sabihin niya. Kahit sa mga tao ito, mga Kristiyano, "the blasphemy of those who say they are Jews and are not." Ito pong pananalita laban ng mga Hudyo. Tingnan, bakit po sinabing "those who say they are Jews and are not"? Maalala po natin sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, na sabi niya, hindi lahat ng mga Hudyo ay mga Hudyo. Ano ibig sabihin nun? So, tatingnan po ninyo. Romans chapter 9, hindi po nagkakamali kayo. Sa verse 6, "But it is not that the word of God is taken of no effect, but they are not all Israel who are of Israel." Alam po niyo, yung tunay na Hudyo sa paningin ng Diyos ay yung tuli ang puso. Hindi lang tuli ang bahagi ng kanyang katawan, katulad ng mga physical na Hudyo. Yung mga tunay na Hudyo sa paningin ng Diyos ay mga Kristiyano. Pero ito yung mga Hudyo na hindi tunay kanya. Sapagkat tuli ang kanilang laman, pero hindi tuloy ang kanilang puso. At sila po ay nagiging dahilan ng pasakit doon sa mga kapatid sa Pergamos. Kaya sabi po rito, "who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan." Yung synagogue, ito po yung ginagamit palagi sa mga Hudyo. Ito po yung paraan ng kanilang pagsamba sa ilalim ng Old Testament
pagkatapos silang magbalik sa pagkaalipin mula sa Babylon. Kasi ang talagang lugar na kailang pinagsasambahan ay ang templo sa Jerusalem. Yan ang sentro ng kanilang paglilingkod sa Diyos. Pero nung sila po ay naging alipin sa Babylon, nag-iba ang templo sa Jerusalem at sila malayo. So maarayan yan ang dahilan bakit nagkaroon ng mga synagogue at nang sila magbalik mula sa pagkalipin, yun po ay naging widespread sa Israel pero wala tayong mababasa sa Old Testament regarding synagogue. Sabi po rito, but a synagogue of Satan, ganyan. Ito po lugar ng Pergamos, napakaraming Diyos-Diyos nandito. So ito yung sentro ng pagsamba ng Diyos-Diyos. Eh. So ito ay synagogue, itong lugar na ito ay synagogue of Satan. Meron pa mga Hudyo rito. Pero sila ay kay Satanas dahil hindi sila naging mga Kristiyano. So sila ay hindi sa Diyos. Do not fear any of those things which you are about to suffer. So ito po ang isang tanda sa atin ng pag-uusig na mararanasan ng mga kapatid na ito sa panahon na yon. Sabi niya, do not fear any of those things which are about to suffer. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison that you may be tested. Sabi, ikayo uusigin ni Satanas sa pamagitan ng later ang malalaman natin instrumento ng Diablo, yan ang Roman Empire. Sa pamagitan ng Roman Empire, ay uusigin nila ang mga Kristiyano. Sila yung masusubukan sa ganong paraan. Sabi po rin, that you may be tested and you will have tribulation 10 days. Ito po ang ibig natin sabihin. Ito ba ibig sabihin na sila ay maghihirap lamang sa loob ng 10 araw at sila ay maliligtas na? 10 is complete. So sila ay magdadalas ng isang kompletong pag-uusig. Ang totoo niyan, sila ay namatay. Actually, sa Revelation 5, sabi ng mga namatay na, hanggang kailan, o Panginoon, hanggang kailan? Kaya, sabi ng Panginoon, maghintay ka ng kaunting panon hanggat ang lahat ng inyong mga kasamahan ay mamamatay kanya. So ito ibig sabihin, sila'y mamamatay. It's a complete persecution na dadanasan. Pero sabi niya, be faithful until death. Kaya maging tapat hanggang sa kamatayan and I will give you the crown of life. Ito po ang makita nating pagsubok sa pananampalataya. At kung binabasa natin ito, at dumadalas mo tayo ng pag-uusig at parang tayo namawalan ng pag-asa, basahin mo yan. Ito'y mga taong pinatay dahil sa kanilang pananampalataya. Yun po nakikita natin yung mga larawan ng mga Kristiyano na pinapakain sa mga leon. Totoo po yun. They were persecuted, they were killed dahil po sa kanilang pananampalataya. Ito po ang aking aso, nakikinig. So, 10 days, kung kayo maging tapat hanggang sa kamatayan, I will give you the crown of life. Yun po sinasabi sa atin. Ngayon, so verse 11, inulit na lang po. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches, and he who overcomes shall not be hurt by the second death. Ang second death ay walang iba kundi ang impyerno. Nagatdagatang nagdiningas sa upoy at sa supre. Dito po sa Revelation chapter 21, sabi po natin sa verse 8, but the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. So ito yun po ang impyerno kayo. Kung sino po ang magtatagumpay, siya po ay maliligtas sa impyerno. Yun po sinasabi sa atin. So yun po, iglesia sa Smyrna. So ito po isang tapat na iglesia. Yun. Ang kanila lamang kakulangan, sila po ay materially deprived, sila po ay mahirap, pero sila ay mayaman sa gawang pananampalataya sa paningin po ng Diyos. Ang susunod po iglesia na makikita natin ay ang
Pergamos, nagkamali po tayo, Smyrna pala, sa Pergamos, sabi ito. Yung po kanina, Smyrna yun, yung Pergamos tayo ng Pergamos, Smyrna po yun. Dito po sa verse 12, and to the angel of church in Pergamos, kanya, this thing says, he who has the sharp two-edged sword, I know your works and where you dwell, where Satan's throne is. Ito pong sinasabing Satan's throne ay dahil nandito pong lahat ng mga Diyos-Diyosan. Doon sa lugar na yun, nandun ang lahat ng mga Diyos-Diyosan. So ito ay sentro ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya sinabing ito ay trono ni Satanas. Ito talaga rito ang sinasamba nila ay si Satanas dahil sa mga Diyos-Diyosan. And you hold fast to my name. Ito naman po mga iglesyang ito, hindi sila lubos ang may kakulangan. Dito po, sabi ng Panginoon, sila'y tapat sa kanyang pangalan and did not deny my faith even in the days in which Antipas was my faithful martyr who was killed among you where Satan dwells. Sabi, nagkaroon na ng previous persecution sa panahon ni Antipas. Pero hindi po sila, hindi nila tinawalag ang kailang pananampalataya sa ating Panginoon. So meron silang katapatan sa Diyos, di ba? Dahil kaya sa gitna po ng pag-uusig, hindi po nila tinatawa ang ating Panginoon. Pero meron pong isang bagay na ayaw ng Panginoon. But I have a few things against you. So makikita po natin, hindi sapat na may bahagi ikaw ay tama sa harapan ng Panginoon. Kung meron naman po tayong pagkakamali, hindi tatanggapin ng Panginoon nyo. But I have a few things against you. You have there those who hold the doctrine of Balaam, who thought Balak to put a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed to idols, and to commit sexual immorality. Ito po si Balaam at si Balak. Mababasa natin sa Numbers chapter 23 verse at chapter 24. Ang hindi makuwang ni Balaam na sumpain ang bansang Israel sapagkat kapag siya nagsasalita ay pumapasok sa kanyang espiritu at pinupuri niya ang bansang Israel sa harapan ni Balak. So siya gawa lang paraan para matrap niya ang bansang Israel. So nag-set po siya ng trap at doon ay maraming namatay sa lahi ng Israel. So parang ito po ang ibig sabihin ng Doctrine of Balaam. So mayroon mga tao doon sa loob ng iglesia ito, sa Pergamos, kaya nalalaman nila o consciously o hindi nila nalalaman consciously, para sila nagsiset ng trap upang ang mga kapatid sa loob ng kongregasyon na ito ay matison. Sila ay matison, mga kapatid. Yun ang ibig sabihin ng Doctrine of Balaam. Actually, Balaam sa Old Testament dyan. Parang galong, kanya. Sila ay nagsiset ng trap para matison ang mga kapatid sa Pergamos. At eventually, sila po ay darating sa pagkakataon na sila ay magko-compromise at hindi na sila tatayo sa totohanan. At sila ay sasama sa mga Diyos-Diyosan at sila po ay ay makikiapit. Sabi niya, yun ang sinasabi rito. Di ba? Sabi niya, to put a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed to idols and to commit sexual immorality. Mayroon mga kapatid sa Pergamos na gano. At dito rin po sa verse 15, nunulit po yung, thus you also have those who hold the doctrine of Nicolaitans, which thing I hate. Anong ibig sabihin na Nicolaitans? Sabi nga natin, hindi natin alam kung ano specifically kung ano yung aral na yun. Hindi sinabi sa atin, pero hindi ito tama, siyempre. So, dito po sa 16, repent or else I will come to you quickly and will fight against them with the sword of my mouth. Tandaan po natin, lumalabas sa bibig ng Panginoon ng isang tabak na may dalawang talit. Sabi nito ay isang bibig na handang humatol laban sa mga kaaway ng Panginoon. So, ito, kung hindi sila magsisisi, sila magiging kaaway ng Panginoon. Di ba? Yung po sinasabi sa atin tungkol sa bagay na ito sa Pergamos. Kung hindi po sila magigising doon sa ganong klaseng kaisipan ay talagang hindi sila patatuan pa ng Panginoon. Dito may sinabi pong hidden mana. Sa Old Testament to, sa Exodus chapter 16 verse
o 33, kung babasahin natin, di ba yung mana, ito'y binigay ng Panginoon sa bansang Israel habang sila'y nasa ila. So yun ang kinakain nila eh. Ibig sabihin, nagkasawa nga. Nagre-reklamo yung bansang Israel. Bakit palaging ganyan ang kinakain natin kanya? Binigyan naman sila ng pumbo ng Panginoon. Dito po sa 16 verse 33, meron pong isang lalagyan na inilagay po yung mana na yun. Basahin natin. And Moses said to Aaron, take a pot and put an omer of manna in it and lay it up before the Lord to be kept for your generation. So ito po yung nasa tabernakulo ng kapisanan. Sabi nito, ikay kakain doon sa hidden manna, sabi ng Panginoon. In other words, ito ay isang biyaya na may bibigay sa kanila sapagkat ang manna ay galing sa langit. Sabi nito, I will give you a white stone. Hindi rin natin alam kung anong ibig sabihin. No? Hindi sila sabi sa atin. Pero po ito ay isang isang puti. Isang ang puti ay simbolo po ng kadalisayan, purity. So ito ibig sabihin, sila ay magiging dalisay sa harapan ng Panginoon. And a stone, a new name written which no one knows except him who receives it. Tayo lang po nakakaalam sa ating ibig sabihin sa ating pananampalataya. So pinakahuli pong iglesia ay iglesia po sa Tiatira. Ito po ang pinakahuli iglesia. Ito po ang iglesia po rito, ito po yung corrupt na iglesia. It's a corrupt church. Doon po sa tatlong nabanggit, meron silang pagiging katapat sa Panginoon pero may ilang bagay lamang na ayaw ang Panginoon. Dito po sa Epeso na wala ng kailangulang pag-ibig. Doon sa Pergamos, sila may ilan na nagko-compromise. Hindi po nilalabanan yung mga tao doon na may maling aral, Doctrine of Balaam and Doctrine of the Nicolaitans. Ito po sa Tiatira, ito naman po ay corrupt church. This thing says the Son of God, who has eyes like flame of fire and his feet like fine brass. Ito po yung description nung nakita ni John sa chapter 1. I know your works, love, service, faith, and your patience. And as for your works, the last are more than the first, sabi rito. So yung uling binanggit ay masigit doon sa una. Ano ba yung uling binanggit? Kanya. Yung uling binanggit, patience, faith, and service. Yung una, works and love. Kanya. Nevertheless, I have a few things against you because you allow that woman Jezebel, who calls herself a prophetess, to teach and seduce my servants to commit sexual immorality and eat things sacrificed to idols. Sino si Jezebel? Alam po nyo, kailangan tayong, ito po yung mga larawan sa Old Testament. So, ito po ay yung marami pong symbolism sa mga aklat ng Apokalipsis ay galing sa Old Testament. Ito po si Jezebel, ito ay isang propetesa na hindi nagtuturo ng tama. At ini-induce niya yung mga kapatid doon sa Tiatira na maniwala sa kanya. To commit sexual immorality and eating sacrifice to idols. Marami po sa mga pagsamba sa Diyos-Diyos, hindi lamang po yung maling pagsamba. Kundi rin, merong kakibat na sexual immorality, fornication sa pagsambang ginagamit sa mga Diyos-Diyos. Kaya nga po merong mga prophetess na babae na usually ay ginagamit doon sa ganung dadahilan. So dito po si Jezebel, gusto po natin makilala itong babae ito. Babalik tayo sa Old Testament, sa 1 Kings, chapter 16, verse 31. Sa 1 Kings chapter 16, verse 31. Ito po yung isang hari na nag-asawa ng isang taga-ibang bayan. Ito yung problema po ng mga babae, hindi mga Israelita sa panahon na yun. Masayin natin sa Exodus chapter 16, First Kings chapter 16, verse 31. Ito po ang ating mababasa. And it came to pass, as though it had been a trivial thing for him to walk in the sins of Jeroboam, the son of Nebat, that it took as wife Jezebel, the daughter of Etbaal, king of the Sidonians, and he went and served Baal and worshiped him.
Kaya ibig sabihin, dahil sa kagawa ng babaeng asawa niya, na si, ang pangalan ni Jezebel, ito po si Ahab, na isang hari sa Israel, hindi matuwid. Siya po ay nakipag-compromise at sumamba sa kay Balaam, sa kay Baal. Ito po, tignan po lang sa 21, verse 25 ng First Kings. First Kings chapter 21, dito po sa verse 25. But there was no one like Ahab who sought himself to do wickedness in the sight of the Lord because Jezebel, his wife, stirred him up. Ito mga taong ito, katulad ni Solomon, di ba? Sila napahamak dahil sa kanilang mga asawang taga-ibang bansa. Itong si Jezebel, ito po yung nagtuturo ng maling aral. Iniikayat yung mga kapatid na maniwala sa kanya sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan o sa sexual immorality. Ibig sabihin nito, katulad ni Ahab, dahil sa influensya ng kanyang asawa, siya sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ganito rin itong Jezebel na ito. Actually, hindi talaga Jezebel ang pangalan niya. Katulad ng Jezebel sa Old Testament, itong babaeng ito kanya. Nagtuturo ng masamang mga bagay sa mga lagad sa Tayatira para sila sumamba sa Diyos-Diyosan at makagawa ng mga sinatana sexual immorality. Itong tagapagturo nito binigyan ng panahon ng Panginoon na magsisi to repent of her sexual immorality and she did not repent. Kanya. Hindi siya nagsisi. Anong gagawin ng Panginoon? Indeed, I will cast her into the sick bed and those who commit adultery with her into great tribulation unless they repent of their deeds. I will kill her children with death and all the churches shall know that I am who searches the minds and hearts and I will give to each one of you according to your works. Ibig sabihin, parurusahan ko itong anya. Hindi siya magsisisi. Bakit? Para maipakita niya sa iglesia na hindi gusto ng Diyos yung ganong klaseng pangangaral na maling aral na inuudyukan mo kanyang mga anak sa paniniwala sa ganong maling aral at makita nila ang kapangyarihan ng Diyos kanya. I will kill our children with death and all churches shall know that I am He who searches minds and hearts. Ibig sabihin, wala kayong maitatago sa akin kanya. Alam ko nasa looban niyo. And I will give to each one of you according to your works. Yan po ang magiging kapalit ng ating ginagawa, ang gantimpala ayon sa ating ginagawa. Now I say to you and to the rest in Thyatira, as many as do not have this doctrine, so may mga kapatid doon na tapat, na hindi naniniwala sa aral na yon, who have not known the depths of Satan, hindi pa sila na, kumbaga, napasubong sa kalaliman ng sinungalingan ni Satanas, as they say, I will put on you no other burden, but hold fast what you have till I come. Sabi, manatili kayo kanya sa inyong katapatan na kung ako'y dumating kanya. Siya yun sa kanyang pangalang pagdating. And he who overcomes and keeps my works until the end, to him I will give power over the nations. He shall rule them with a rod of iron, and they shall be dashed to pieces like the potter's vessel. Ito po isang quotation sa Psalm tungkol sa pagdating na katulan ng Panginoon. As I have also received from my Father, and I will give him the morning star. Yung pong morning star, ito po isang malalahating bituin. So maaaring ito ay nagsisimbolo po ng kalalatihan na ibibigay sa atin sa langit. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Ito po ay isang pagpapakilala sa atin na tayo lamang po ay magkakaroon ng kaliwanagan pag binuksan natin ang ating unawa, ang ating tinga, ang ating unawa. Kaya. So ito po apat na iglesia, makikita natin, meron pa silang pag-asa, di ba? So makikita natin yung Epeso, kailangan lamang ibalik ang kanyang unang pag-ibig. Ismin na, wala problema. Sapagkat siya tapat na iglesia, ang kanyang ang makikita lamang natin, sila ay mahirap, pero sila ay mayaman sa gawa ng spiritual. Yung Pergamos, meron silang compromise doon sa mga nag-aaral doon ng mga maling aral ni Nicolaitans at saka ni Balaam. At itong si sa Thyatira, merong isang matinding nagtuturo ng maling aral, di ba, na iniikayat ang mga kapatid roon, pero hindi lahat ay naniwala doon sa aral na yun. So ito po ang ating
pangangaral doon sa apat na iglesia. Mapapansin po natin, itong mga iglesia ito, meron silang characteristic. Ito yung compromise, sabihin, na may nagtuturo, hindi nilalabanan. Isa naman, pinabayaan nila, si Jezebel, na magturo ng mga karimari-marim na aral na inikahit ang mga kapatid doon na magkiyapid at sumumba sa mga Diyos-Diyosan. So ito may mga iglesia may kahinaan. Pero hindi ibig sabihin na sila ay wala ng pag-asa. Kung sila ay magsisisi at magbabalik sa katotohanan, sila ay tatanggapin muli ng Diyos. At sila ay magkakaroon ng gantimpala sa langit. Di siyempre, yun ang ating gantimpala sa langit, di ba? So magkakaroon tayo ng buhay na walang gan, tulad ng ipinangako sa atin ng Diyos. Sa langit, yan ang dahilan kung bakit doon sa huling bahagi ng Apokalipsis, sinasabi ang gantimpala sapagkat ang Panginoon nangangako sa kanila ng gantimpala kung sila po ay magpupunyagi. So yun po, ito po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Bukas po ay tatapusin natin ang chapter 3 doon sa tatlong nalalabing iglesia. Ito pong iglesia sa Sardis na buhay ngunit patay. Yung pong tapat na iglesia sa Philadelphia at yung pong lukewarm church sa Laodicea. Ito po yung iglesia na hindi naman mainit at hindi rin malamig. Nasa kumbaga maligamgam ang kanilang pananampalataya. Ayaw ng Diyos na ikay maligamgam. Gusto niya kung hindi ka kung ikay malamig, ikay malamig. Kung ikay mainit, ikay mainit. Hindi niya gusto ng Diyos. Kung, hindi niya malamig kung ano ka. Malamig ka o ito ay mainit. Meron pa kayong mga tanong, mga kapatid, ay ibigay na po ninyo sa pagkakataon na ito. Kanina po ay may mga katanungan na hindi ko po nakita. Yan po ang misan, hindi ko po nakikita yung mga tanong kanina. May mga tanong po kanina. Titignan ko po kung makikita ko po ang mga tanong kanina. Ito po, si Brother Rupert Gaspar, kanina sabi niya, pwede mo bang gamitan ng history upang magpatuloy ng isang aral? Sabi ng iba, hindi natin pwedeng gamitin yung kasaysayan ni Alexander Campbell na sa point na bautismo ng isang Baptist preacher dahil daw yun ay history. Ang history po ay nakakatulong sa ating pag-aaral, di ba? Itong yung history, ang history po ay tunay na nangyari. Pag sinabi history, ito po yung tunay na pangyayari ng mga naunang panahon. Si Alexander Campbell, ito po yung totoo. Siya po yung totoong tao. Nakita ko, nung ako po yung naging mapalad, nung isang beses lang naman, nung 2002, nakaabot sa US, at nangaral po sa ilang estado doon, nakarating po ako sa West Virginia, sa Bethany, nakita ko po yung mansion ni Alexander Campbell. Pumasok po ako doon at tumupo. Nakita ko kanyang, pag lumakad ka ng konti, nakahiwalay doon ang kanyang study sa maliit na, para maliit na bahay na doon siya nag-aaral. At lumakad pa kami ng konti, nakita namin na libigan niya, pati yung tatay niya si Thomas Campbell. Meron pa akong letrato noon, hindi ko alam, sinapunta. So sila'y totoong tao. Sila'y totoong umiral sa mundong ito. So yung kanilang, yung sinasabing nangyari na siya nagpabautismo sa isang Baptist preacher dahil walang Kristiyano. Gusto niyang mabautismo sa tamang paraan, pero wala siya makita Kristiyano noong panahon na yon. So siya nagpabautismo sa isang Baptist preacher, pero hindi sa aral ng mga Baptist, kundi sa tunay na aral. Ang tanong, siya ba ay naligtas? Kung pinipilit ng iba na kailangang Kristiyano ang magbautismo, si Alexander Campbell ay di naligtas. Bagamat sinunod niya ang sinasabi ng Biblia, ang sumasampalatay at nabautismohan ay maliligtas. Di ba? Wala po nakikita ang tanong. So, sinagot ko lang po yung naiwan na tanong ni Brother Rupert Gaspar. Si John Elocampo, main ganya. Siguro kilala po niya yan. John Bautista, listening now. Arcelio Baloy, ito po yung aming kaibigan na taga-Tanlac. Best friend po ng misis ko, si Sterling. Si Pina Dison, good evening. Brad, Dario Danila Velvis, is watching from Puerto Princesa City. Edel Morales, misang po ito. God bless, isang pastor kanya.
Yan po tawag sa akin, pero actually hindi naman lang pastor. Ako po isang mangarang. Kaya lang yung po mga hindi natin gawin ng pananampalataya, hindi nila alam yung distinction. Misis ko kanya. Thank you BFF Arsene Baluyot for watching. Si Arsene Baluyot kanya. Si Sherry Lozano Lopez, meron pa siyang anong tawag doon, yung hi kanya. So dito po natin makikita dahil sa ating pinag-aralan, kinakailangan tayo ang isang kongregasyon yung lubusang sumusunod sa kalooban ng Diyos. At kung mayroon mang konting kakulangan sa loob ng kongregasyon, kaya kailangan itong ayusin. Ito po ang isang gawain ng mga mangaral. Ito po ang isang responsibilidad na ibinigay sa mga mangaral. Huwag nating pabayaan ang mga kakulangan sa loob po ng iglesia. Sa Titus chapter 1, dito po sa verse 5, for this reason I left you in Crete, that you should set in order the things that are lacking and appoint elders in every city as I commanded you. Tingnan niyo siya, sabi niya, you should set in order the things that are lacking. So kung meron tayong mapapansin na pagkukulang sa mga kapatid, sa loob ng kongregasyon, mga bagay na ginagawa na tila bagay walang kaugnayan sa katotohanan o pinababayaan natin ang isang bulang tagapagturo na mangaral sa gitna natin, yan po'y isa sa gawain ng mangaral. Labanan natin yun. Kahit po yung ordinaryo mga Kristiyano, meron tayong obligasyon na labanan natin ang anumang kamalian. Otherwise, matutulad tayo sa iglesia sa binanggit natin ngayon, sa Thyatira at sa Pergamos, na meron mga bulang tagapagturo sa loob. Ang pagkakaiba lang ang dalawa, sa Pergamos, ito ay compromising. Pero sa Thyatira, pinabayaan talaga nila na isang bulang propetisa kanya, prophetess, na magturo ng malbulaang aral na para udyungan ng mga Kristiyano sa loob po ng kongregasyon na yun. Wala pa rin akong nakikitang katanungan. Wala lang po kayong tanong, kapatid. Meron po nagsasuggest na isang kapatid, si Darisa, na alas 8 daw po ng umaga ang unang pagtuturo. Tapos alas 4 po ng hapon yung unang pagtuturo. Kung papayag po kayo doon, yun ang ating gagawin. Pwede rin po yung ganon. Kaya lang, nasanay po tayo dito sa alas 4 at alas 8 ng gabi. Dapat po sana, alas 4 lang talaga yan. Kaya lang, ni-request po ng mga kapatid sa Angeles City Southside Church of Christ, yung pangangaral po tungkol sa kalat po ng Apokalipsis. Kasi marami po mga bulang pagtuturo na ginagamit ang aklat ng Apokalipsis. Kaya maliwanag, dapat maging maliwanag po sa atin kung anong tinuturo ng aklat na ito ayon sa talagang katotohanan. Hindi po yung ayon sa kaisipan lang po ng mga tao. Po tayo nakikita tanong nga. Siya lang po, si John Bautista rito, nag-multitasking kasi tuwing alas 8 po ng gabi, siya po ay may online meeting sa kanyang mga teachers at deans sa universidad na kung siya nagtuturo. Pero dahil po lockdown ngayon, wala silang actual na pagtuturo. Kasi siguro nagkakaroon sila ng online meeting, pinag-uusapan yung mga nangyayari sa loob ng isang araw. Kung gusto po niya makinig kay Brother John Bautista, nangangaral din po siya via Facebook Live, Sunday at saka po Wednesday. Ang alam ko, Wednesday, alas 6 po ng gabi, pagkatapos po lang yung lingkod, siya lang po sumusunod na mangaral. Hindi ko po alam eksaktong oras sa Sunday. Yung po kanyang Facebook ay public rin, so kahit hindi niya siya friend, matche-check po nyo kanyang pangangaral sa Facebook. Marami po ngayon ang nausap po ngayon niya kasi gawa po na lockdown niya. Kaya hindi, walang actual na pagsamba at pagtuturo sa mga churches. Kaya yan, ngayon nagkakaroon ng preaching via FB live streaming. At actually maganda yung ating tutusin. Maganda po. Dahil ito po yung pagkakataon natin, meron tayong mga bisita actually, dahil hindi natin sila pananampalataya. Pero we respect them. At tayo nagpapasalamat sa kanilang pahinginig. Ang ating layunin po rito ay pag-aaral at the same time, ito po yung pagbubukas na ating kaisipan tungkol sa ating spiritual na kalagayan. Kasi lahat po tayo aharap sa Diyos pagdating ng panahon.
Harap po tayo. Lahat ng mga tao ay harap sa luklukan ng Panginoon na hatol sa atin. So kinakailangan po na pagharap natin sa ating Panginoon ay tatanggapin tayo ng Panginoon. Dito po sa Matthew chapter 7, ito po ang isang malungkot na pangyayari sa buhay ng sinuman na siya'y nakakala niyang siya'y naglilingkod sa Panginoon, pero pagdating ng Panginoon ay hindi siya kikilalanin dahil hindi siya sumunod sa kalooban ng Panginoon. Dito po sa Matthew chapter 7 verse 21 hanggang verse 23. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Yun naman sa club ng katotohanan. Marami sa Pilipinas, maliban po sa mga Muslim, ang tumatawag sa Panginoon, sa ating Panginoon sa Kristo, na Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. So hindi lahat ay maliligtas. Kundi gumaganap ng kalooban na aking ama nasa langit. Sa araw na yun, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi man nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan at sa iyong pangalan gawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Sa ginawa nila sa pangalan ng Panginoon. At kung magkagayon na ipaalit ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala kailanman, lumayo kayo sa akin, kayo magagawa, gumagawa ng kasamaan. Sa Ingles, you will practice lawlessness. Yun ay antithesis ng verse 21. Ang maliligtas ay sumusunod sa kalooban ng Ama na sa langit. Ang hindi maliligtas ay yung hindi sumusunod sa kalooban ng ating Ama na nasa langit. Meron po tayong tanong. Food offered to idol allowed in Corinthians and not in Revelation chapter 2 verse 14. May pagkakaiba. Sa 1 Corinthians, dalawa po yan. Ang kasalanan sa in regards to idols, kung ikaw papasok doon sa temple at doon ikaw ay kakain. Ikaw ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosa. Pero pag yung pagkain na yun po ay pagkain na iniayos sa Diyos-Diyosan, may nagsosombra do. Yung hindi na ubos, ito po yung pinapakain, pinagbibili doon sa meat market. Ngayon, yung mga Gentiles na dating sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, meron pa rin silang agam-agam kung pwede nilang kainin yun o hindi. So, mas yung mga iba, hindi yung mga Gentiles, hindi nila kakainin yun kasi natatakot sila. Baka sila yung magkasala sapagkat yun may kaugnayan sa templo ng Diyos-Diyosan. Pero yung mga Udyo, dahil wala silang background doon, kakain sila doon. Kaya pinagbabawalan sila na huwag kayong maging ibig sabihin, stumbling block sa mga Gentile na mga Christian dahil nalalaman nyo na yung mga idolo ay walang anuman sa Diyos. Dito po sa 1 Corinthians chapter 8. Now concerning things offered to idols, we know that we all have knowledge. Knowledge pops up, but love edifies. Pag hindi natin ginamit ang kalaman sa tamang paraan, ito yung nagpapalalo kanya. And if anyone thinks that he knows anything, he knows nothing as he ought to know. But if anyone loves God, this one is known by him. Therefore concerning the eating of things offered to idols, we know that an idol is nothing in the world, and there is no other God but one. But even if there are so-called gods, whether in heaven or on earth, as there are many gods and many lords, ibig sabihin, in reference sa mga sinasamba ng mga tao, yet for us there is one God, the Father, and of whom are all things, and we for him, and one Lord, Jesus Christ, through whom are all things, and through whom we live. Yung sinasabing one God, ito po yung amang Diyos, isa yun. Pero tandaan po natin, ang Diyos ay Panginoon. Sa Old Testament, ang Diyos ay tinatawag na Panginoon. So, dito po sa pagkakataon na ito, meron tayong Diyos na hindi Panginoon. So, ang Ama ay Panginoon. Pero bakit tinawag na Panginoon ang Panginoon? Dahil binigay siya lahat ng kapamahalaan sa lupa at sa langit sa panahon na ito. Kaya ginawa siyang Panginoon at Kristo ng Diyos. Kaya sa isang Panginoon, ang ating Panginoon sa Kristo ay Diyos. Maraming mga talata na babasa natin. However, there is not in everyone that knowledge, for some with consciousness of the idol in the Gentiles, until now, eat it as a thing offered to an idol, and their conscience being weak is defiled. But food doesn't commend
us to God, for neither if we eat are we the better, nor if we do not eat are we worse. Pero ito po ay, pansinin natin, pag pumunta tayo sa chapter 10, sa verse 23, all things are lawful for me, but not all things are helpful. All things are lawful for me, but not all things edify. Let no one seek his own, but each one's the other's well-being. Eat whatever is sold in the meat market, asking no questions for conscience' sake. So itong pinagbibili sa meat market, ito po yung labis o doon sa kinain sa templo ng Diyos Diyosan. So kung ito'y pinagbili sa market, pwede mo kainin nyo. Pero kung sasabihin ng isang kapatid, but if anyone says this is offered to idols, do not eat it for the sake of the one who told you and for conscience sake, for the earth is Lord's and all its fullness. Kanya, ibig sabihin, para sa kapakanan ng pananampalataya ng kapatid na yon. Ang problema ay yung ikay papasok sa templo ng Diyos Diyosa. Mayroon pagsama doon, ikay pumasok doon, yun po ang kasalanan. Pero yung mga pagkain na iniyay sa mga Diyos Diyosan, hindi kasalanan yun. Kasi pagkain lang yun, yun ay pagkain lang. So verse 10, for if anyone sees you who have knowledge eating in an idol's temple, will not the conscience of him who is weak be emboldened with those things offered to idols? So ang kasalanan po doon ay pagpasok sa templo ng Diyos Diyosan, hindi mismo yung pagkain ng mga pagkain niyay sa Diyos Diyosan. So yun po ang sagot ni yun po ang tanong Brother Raul. Gusto ko malaman yung kapigatian 10 araw sa chapter 2 verse 10. You actually, number 10 means complete. Kaya nga po yung 1,000 years means a complete period of time. Yung 144,000 na bilang sa Revelation chapter 7 at Revelation chapter 14. Number 12, yan ang bilang ng bayan ng Diyos. So 12 times 12. Maaaring yung isa tumutukoy sa Old Testament, tapos bawat iba, I don't know. But 12 is the number of the people of God, times 10, times 10, times 10. So it is the complete number of God's people sa panahon na yun. So number 10 means complete. So 10 days means a complete persecution. You will suffer a complete persecution. Yan sinasabi doon. Dahil marami sa kanila namatay. Tingnan mo yun sa Revelation, balik tayo sa Apocalypse. Revelation. Ganda yung tanong ni kung literal yan, hindi ganda sana niya, mga kapatid. Kung literal, 10 araw lang, hindi 10 araw lang magitapat. Sa kalabing isang araw, huwag na, ito, iligtas ka lang. Hindi, ito po isang number 10, is complete, a full, they will suffer a full persecution. This is Revelation chapter 9, chapter 6, verse 9. When he opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of those who had been slain for the word of God and for the testimony which they held. And they cried with a loud voice, saying, how long, O Lord, holy and true, until you judge and avenge our blood on those who dwell on the earth? Then a white robe was given to each of them, and was said to them that they should wait, that they should rest a little while longer, until both the number of their fellow servants and their brethren would be killed as they were was completed. So ito isang full persecution dahil sila ipapatayin. Ang tinatanong ni Brother Jim, ano yung kapigatian na yon sa 10 araw? Ano yung kapigatian? Mababasa natin sa Revelation 13. Tingnan ninyo. Lulundag tayo niyan eh. Dito sa Revelation 13, sinasabi sa atin rito yung kailang persecution. Tingnan niyo. Ito po yung emperor worship. So they worship the dragon who gave up sa Revelation 13 verse 4. So they worship the dragon who gave authority to the beast, and they worshiped the beast, saying, who is like the beast, who is able to make war with him? And he was given a mouth speaking great things and blasphemies. Ito yung mga paninira laban sa Diyos. And he was given authority to continue for 42 months, or 3.5 years. Then he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme his name, his tabernacle, and those who dwell in heaven. It was granted to him to make war with the saints and to overcome them, and authority was given him over every tribe, tongue, and nation. And all who dwell on the earth will worship him, whose names have not been written in the book of life of the Lamb slain from the foundations of the world. Ang ibig sabihin ng persecution na yun, sila ipapatay. Dahil hindi sila sasamba,
doon sa Diyos-Diyos, ha, na walang iba kundi siyang tao na emperor. Sa verse 11, at ito pa may makikita natin na sa verse 15, He was granted power to give breath to the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause as many as would not worship the image of the beast to be killed. So talaga sila po ay papatayin. Hindi lamang po yun, magkakaroon din po ng economic persecution kasi hindi sila makabibenta. Hindi sila makakabili, hindi sila makakabenta. Kanya sa verse 16, It causes all, both small and great, rich and poor, friends, slave, to receive a mark on their right hand or on their foreheads, and that no one may buy or sell except one who has the mark or the name of the beast or the number of his name. Hear his wisdom. Kinasabi na nga sa ating kung anong ibig sabihin eh. Hear his wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man. So yung beast is a man. He is a powerful man. Hindi po yung larawan sa kanya yung beast, itong beast na ito, 7 heads and 10 horns. 7 means complete, 10 means complete. So ito po isang makapag, yung horns, yun po ang lakas ng isang hayop. So he has a full power, and horns, heads means authority, horns means power. So it's a complete authority and complete power. So ito ay saktong-sakto sa emperor ng Rome, who is the most powerful man sa panahon. So ito yung number niya, 666. 6 is 7 minus 1, 3 times. 7 is the perfect number ginagamit sa Diyos. So 7 minus 1, 6. 3 times failure, ang ibig sabihin nun. So hindi siya magtatagumpay laban sa Diyos. So yung kung ano yung 10 around na 10 days, it's a full persecution of Christians because of their faith in Christ. Sa Revelation chapter 11, sinukat yung templo. Sinukat nila yung pananampalataya ng mga Kristiyano na yun ang templo ng Diyos. At sila yung natagpuan, hindi katulad sa Paul and Daniel na kulang. Yun talaga sakto. So dahil sa kanilang pananampalataya, sila yung nakaraos doon sa pag-uusig na yun. Sana sagot ko, Brother June. Ano pa yung tanong? Ano aplikasyon sa atin ng 10 araw? Wala na sa ating yung persecution na yun. Sa kanila yun eh. Pero in essence, nung kanilang kananampalataya, yun ang dapat nating matutunan. Despite the fact na sila'y papatayin, sila'y pahihirapan, even sa kanilang kabuhayan, hindi pa rin sila nag-compromise. They overcame those trials and persecution. Sila po ay naging tapat pa rin, mga kapatid, sa Diyos. Alam po ang talong. Ito. Parang sa Pilipino, kailangan meron muna ano eh. Merong isang starter eh. Yun ang gaya ng Pinoy. Alam nyo, pagka meron natin ng pagkain, isang limbawa, isang donut na lang natira, o kaya hindi pa merong kakainin. Kung wala pang umulang kakain, hindi pa sila kakain, di ba? So meron pong, yun pong ating makikita sa mga tanong na ito. Bakit po inayaan ang Diyos na mangyayari sa mga Kristiyano matanding pag-uusig? Ito po ay testing sa kanilang pananampalataya. At the same time, ito ay pagpapakilala kay Satanas na ang kanyang mga anak ay hindi madadaig ng pag-uusig na gagawin ni Satanas. Yun po ang ating makikita sa bagay na yan. Yun po ang ating sagot sa tanong ni Christel Di Pedro. Kailangan po ata ang tanong. Ay, meron pa. Si Brother Rafael Ortiz. Kailan natapos si mga pag-uusig ng mga Kristiyano noon? Natapos po yan nung nasira ang Roman Empire. Sabi po sa Revelation 17, Babylon the Great has fallen, kanya. Ang larawan po ng Babylon ay bayang kaaway ng Diyos sa Old Testament. Ito yung kop sa larawan ng Rome dahil ito'y kaaway ng Diyos. Pinag-usig niya ang bayan ng Diyos. So tapos na po yun nung ito'y sinira ng Diyos. Pinagiganti ang mga Kristiyano tulad ng ipinangako niya. Revelation 2:5, sa simbahan ng Epeso, sila'y pinupuri sa pagtsatsaga
at sa tamang pagtanggi sa mga maling apostol sa kabila ng mga usin na simula, gayon pa man tinalukuran ng Epeso ang unang pag-ibig. They are drifting to coldness. Parallel to sa Matthew 10 verse 37, tingnan po natin yung sinasabi sa Matthew at chapter 10 verse 37. Ito po ang ating mababasa. Sa Matthew chapter 10 verse 37, ito po ang ating titignan. He who loves father or mother more than me is not worthy of me, and he who loves son or daughter more than me is not worthy of me. Ito po yung tumutungkol sa mga tao na mas iibigin nilang kanilang nanay at tatay kaysa sa Diyos. Pero dito po sa Epeso chapter, Revelation chapter 2, hindi natin alam kung ano yung first love na sinasabi doon. Basta meron silang unang pag-ibig kanya. Nung sila nagsisimula, ando doon yung unang pag-ibig na yun. Na nawala. Along the way, nawala yung unang pag-ibig nila. Ang Diyos na nakakaalam nun, saan niya, maalalahanin mo kung saan ka nahulog. Kaya, kailan ba nawala yung unang pag-ibig mo kanya? So, kailangan ibalik yung unang pag-ibig. Kung parallel, hindi po sila masasabing parallel in that sense. Dahil sa Matthew 10:37, ito ay tumutukoy sa mga, sa isang pamilya na magkakaroon ng alitan dahil sa pagkakaiba ng pananampalataya ng bawat isa. Sinabi ng Panginoon na siya dumating, hindi pa magkaroon ng kapayapaan kundi ng tabak na niya. Sabihin, maghihiwalay ang mga pamilya dahil sa pagkakaiba ng pananampalataya. Wala lang po ba talong, mga pati? Ayun. Ito po bang Book of Revelation panahon na tinatawag na Dark Ages? Hindi. Ang Dark Ages ay kasunod ng Apocalypsis. Ang Dark Ages, yun ang panahon na nagiba, nasira ang Roman Empire. So may ancient. Dalawa po, tatlo po ang pag-ahati ng panahon sa kasaysayan. Yung una sinasabi yung ancient period, yun ang panahon ng Roman Empire, etc. Tapos yung medieval period, tapos yung modern period, yung makikita natin. Doon po sa medieval, ito po yung nasira yung Roman Empire. So wala lang central government sa Europe. So nagkaroon po sila na kanikanyang maliliit na, dito na uso yung mga maliliit na kaharian. Meron silang manor, meron silang nakabakod ng mga syudad. Nauso yun. So, nawala yung pera, barter ang paraan ng pagpapalitan. So, yun ang medieval. So, yung kasunod ng fall, judgment of the Roman Empire, yun ang Dark Ages. Yun ang pero hindi mismo yung panahon po ng Roman Empire. Wala po tayong tanong, mga patay. So mga kapatid, na makikita natin, marami po tayong kami nasisiyahan sa mga pagkakataon pong ito na mayroon tayong pagtatalastasan sa ganitong paraan. Maghihintay pa po tayo ng, may balik po natin kanina. Ang ating pong kalagayan ay kailangan sigraduhin natin. Kailangan tayo sumunod sa kalooban ng Panginoon, hindi kalooban ng tao. Pag kalooban ng tao po sinunod natin, hindi tayo maliligtas. Ang iglesia ng Panginoon nagsimula sa Acts chapter 2. At hindi siya namula. Siya nagpatuloy sa panahon. Hindi natin malalaman historically kung saan napunta yung mga Kristiyano. That's impossible. Pero along the way, doon lang mga Kristiyano. Nagkaroon ng apostasy. May ilan na tumalikod. Sabi nga sa 1 Timothy chapter 4, and some will fall away. Pero hindi lahat ay tumalikod. So may nagpatuloy ng mga Kristiyano sa panahon. Saan sila? Hindi ko alam. Pero hindi ibig sabihin na ilan ay tumalikod lahat. Di ba? Kailangan po tayong tanong. So kung kaligtasan po ang ating hinahanap, ang kaligtasan po ay nakasulat sa Biblia. At ito ay ino-offer sa atin. Kaya kung makatakpo ang Panginoon, kailangan natin siyang kilalanin kung sino siya. Siya ay anak ng Diyos. Siya ay anak ng tao, so siya ay tao. Sabi niya, tinatawag niya sarili niya, anak ng tao. Siya rin po ay anak ng Diyos, sapagkat siya Diyos.
Son of God because He is God. Son of man because He is man. Yung kaya nga po doon sa Romans chapter 9, dito po sa verse 5, dito natin makikita ang dual nature ng ating Panginoon. He is both man and God. Dito po sa Romans chapter 9, dito po sa verse 5, of whom are the fathers, and from whom, according to the flesh, Christ came. Yung nagkatawang tao, ang Panginoon, siya nanggaling sa layin ng Israel. And who is overall the eternally blessed God. Amen. So, siya ang walang hanggang Diyos. So, si Diyos ang nagkatawang tao. So, yun po, dapat po, ibuksan natin ang ating ito pong purpose ng ating pag-aaral. Open our minds kung anong sinasabi ng katotohanan. Sabi po ni Brother Alex Roblica, Ma Brad, magandang gabi. Kumusta, Brad? Magkakaroon po tayo ng pangangaral ngayon. Sana ikaw ay nanonood din at pwede ka lang pong magtanong. Wala na po bang tanong, mga kapatid? Hindi ko ata nakita rin pumati si Brother Rupert kayo. Wala ata si Brother Rupert. Oh, Brother Rupert, good evening. Wala na po tayong tanong. Bukas po, magpapatuloy po tayo sa pag-aaral sa 4 p.m. Tapos, 8 p.m. tuloy din po tayo sa ating pag-aaral sa aklat po ng Apocalypse. Actually, ang exciting na bahagi ng Apocalypse ay magsisimula sa Revelation chapter 4. Ito natin nakikita yung throne. Ipinakikilala sa atin, siyempre, kinakailangan sila magtiwala sa Diyos. At ipinakikilala rito ang kapangyarihan ng Diyos sa throne, throne scene. At dito makikita kung sino ang ating Panginoon. Dito, makikita, very exciting po yan. Very symbolical ang ating pag-aaralan. Bukas po ay chapter 3. Wala lang akong nakikita ang dagdag na tanong. Maraming salamat, mga pati. Wala yung po sinasabi. Gusto po nating makamta ng kaligtasan na binibigay ng Panginoon. Ito po ang sinabi ng Panginoon bago po siya umakyat sa langit. At dito rin po ang kanyang sinasabi sa atin, kailangan tayong sumampalataya na siya nga. Unless you believe that I am He, kanya, you will die in your sins. So, kailangan lang kinalanin siya kung sino siya upang tayo magkaroon ng kaligtasan. Doon po ang ating pag-asa. Pag nakinilala po natin kung sino ang ating Panginoon, sapagkat pinakikilala niya na siya ay Diyos. Sabi nga po niya, so 8, John chapter 8, verse 58, Jesus said to them, most assuredly I say to you, before Abraham was, I am. I am. I am already existing. So unless you believe that I am He, you will die in your sins. So kailangan kinalanin natin siya kung sino siya dito sa John chapter 8, verse 24. Therefore I said to you that you will die in your sins. For if you do not believe that I am, you will die in your sins. So, ang kaligtasan na sinasabi ng Panginoon dito sa Marcos 16-16, and He said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. Kailangan tayo sumampalatay sa Ebanghelyo ng ating Panginoon at mabautismuhan para tayo ay maligtas. Wala lang pong tanong. So, magandang gabi sa inyo lahat, mga kapatid. Sana po ay panalangin natin na sa Diyos na alisin na niya itong COVID-19 na ito, magbalik na tayo sa normal. So, balik kung di po mawala, magtiis po tayo. Tayo po ay magtitiwala sa wala hanggang kapangyarihan ng Diyos na ating sinasampalatayaran. Maraming salamat sa inyong pakinig. Now, ipatubayan tayo lahat ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabi ng mga Ilokan na ibang gabi, kada kayo amin, kanya, sa mga ilo, sa mga Bisaya, maayang gabi, kay Xionan, sa Kapampangan, maayang pabengi, sa Tagalog, magandang gabi, sa mga Kasila, buenas noches. Maraming salamat.